suloy ng ating philodendron. Ayan, may mga bagong suloy. Itong aking baby, philodendron. Ito ang kanyang pinanggalingan. Ito ang kanyang nanay. Ito ang malaking philodendron. Malaki yung kanyang puno. Wala pala tinapay. Ayan, ang napakagandang philodendron. May suloy na rin. Ganda niya kasi yung malalim yung kanyang curve. Ayan, yun ang kaibahan ng philodendron na to. Malalim yung pagka-curve niya. Medyo pahaba yung hugis puso niya. Kaya napakaganda niya. Then, ang texture niya parang goma. Ayan, ang ganda. Pag-gising mo sa umaga, makikita mo sila. Tanggal ang iyong mga stress. Dito ko ngayon sa aking mga halaman. Bibistahin ko yung aking mga halaman. Every morning, tinitingnan ko sila kung okay sila. Lagi ko silang chine-check, tinitingnan ko kung may suloy, may bagong suloy. Okay naman sila. Ito, kaya ako sila nilalagyan ng ganito paggabi. Kasi pinakain sila ng insekto. So, para hindi sila makain ng insekto, nilagyan ko sila ng net. Sa gabi. Tapos, pag umaga, tinataas ko na lang. Ayan. Para ma-sure ko na hindi sila nakakain ng insekto. Sinainis talaga ako pagka yung ang ganda-ganda niya, tapos makikita ko kinain lang na insekto. Nakakalungkot. Nakakatuwa sila pag may bagong suloy. Ayan. Ganyan ang itsura niyan paggabi. Kababa yung net. Ayan. Tapos pag umaga, ayan, tataas na lang. Ayan. Tataas na lang siya para sure ako na hindi siya makakain ng kahit anong insekto. Kasi talaga inaakyat ng insekto to eh.
Kamusta na mga jade plant ko? Ito. Ursula varieties. Ayan, kulang pa yan. Isa lang to sa lahi ng jade plants. Maraming varieties ang jade plants, kaya kulang pa to. Ayan, tinatawag na Ursula varieties. Dami yan. Kasi ito yung mother thousand ko. Lumalaban pa rin. Kahit lagi nang nakakain ng insekto, lumalaban pa din. Ito naman ang mga bagong babies ko. Ayan. Mga succulent. Ayan, nabuhay na. Ito naman, noong unang tanim ko, nalaga sa mga dahon nito. Ito, tumutubo na siya ulit. So, ibig sabihin, buhay na siya. Ito, mga bago kong succulents. Ang gaganda. Okay. Magbait kayo, ha? Ayan, mga favorite na favorite ko talaga ang mga cactus and succulents. Gusto ko talaga sila. Ayan, tumutubo-tubo na rin sila. Ito naman yung aking epiphrenum pinatum. Ayan, nanganak na siya ng... Ito dati, dalawang dahon lang to. Ito lang siya. Itong dalawang malaking dahon lang ito. Ngayon, marami na siyang dahon. Iba-iba yung hugis. Ito yung isa, dalawa yung biyak sa gilid. Nasa kanan. Ito namang isa, nasa kaliwa. Dalawang biyak. Ito namang isa, nasa dulo. Pero yung biyak niya, nasa kapraso lang. Kapiraso lang yun. Sa bandang kanan. Tapos, itong isa namang dahon niya, isang hiwa lang sa kaliwa. Ito. Tapos, itong isa, dalawa. Ayan. Ayan yung mga bagong dahon niya. Bagong dahon ng... sa Tagalog, ito ay tibati. Epiphrenum dragon's tail naman ang tawagin. Ayan, ang aking mga bagong babies. Ito naman ang aking mga aglonema. Ayan, may mga bago na rin dahon. Ito. Ito ang pelodendron. Ito ang kasamahan nito. Ito, ayan, pedodendron. Ayan ang kasamahan niya. Ayan. May mga bagong tubo na ang giant photos. Yung chestnut money tree. Bonsai chestnut money tree. Ayan, ganyan na siya kalaki. Dati ang liit-liit lang niya. Ayan, ganyan na kalaki oh. Ganda oh. Ayan. Bonsai. Tapos ang aking snake plant. Ayan na, ang dami na. Bago na rin babies. May mga bagong dahon. Ayan. Ang gaganda na rin. Ito kaya may
taplob to kasi ito yung rubber tree. Bagong tanim kasi to kaya may taklob para hindi mapasok ng insekto. Yung mga bagong tanim na nakalimutan ko pangalan nito, pero ito panghanging plants to, nakahangi yan pag umahaba yan, umahaba ng sobrang haba. Ito yung may tubo na din siya. Ito yung binigay sa akin, kapiraso lang to, tapos may ugat, itinanim ko, ayan tumutubo na. Bagong tanim ng rubber tree. Ayan. Mga bagong tanim na rubber tree. Galing na ito sa puno. Yung malalaking sanga ng puno. Mga pinutol. May mga ugat na siya. Ayan. Tapos ito naman yung bonsai na coconut. Bonsai coconut. Calathea. Ito naman ang aming binobonsai rubber tree. Ayan. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye.